Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. Andito pa rin tayo sa dagat. At kagabi, meron kaming alarma. Merong fault yung aming smoke detection system para sa cargo hold. Ang alarma nakalagay, airflow online number 1. Bale, ito yung entrance para sa aming CO2 room. So, nandito nakalagay yung control panel ng aming smoke detection para sa cargo hold. So, fire alarm sa cargo hold. So, bago pumasok dito, delikado sa mga CO2 room kasi pwedeng pag may leak ng CO2, yung mga CO2 cylinder sa baba, pwede kang masuffocate. Pagbaba mo doon, hindi ka na makahinga dahil sa CO2 poisoning. So, importante na gumagana yung fan. Bago ako pumasok, sinisigurado kong gumagana yung fan. Ito yung fan. Ito. Ito. Ayan yung fan. Mechanical exhaust ng CO2 room. So, gumagana siya. At actually, galing na ako sa baba. Para makita nyo lang yung entrance. At nakita ko na rin yung problema kung bakit. Bakit may airflow. So, ito yung control panel ng aming smoke detection system. Ang alarma dyan, airflow on line 1. So, ito yung mga line nyan. 1, 2, 3, 4. Ito yung may problema yung line 1. Tapos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. May dalawang compartment kung saan kumukuha ng sample air yung ating smoke detection system. So may dalawang pump. Pump number 1, pump number 2. So galing sa cargo hold, ito yung mga tubo. Papunta sa iba't ibang cargo hold. So may nakamarka dyan. 1 cargo hold 1A, 1B, 2A, 2B. Cargo hold number 3, cargo hold number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. So may 8 kaming cargo hold. For example, may smoke o may sunog sa cargo hold number 1. Yung pump na yon, so yung pump na yan, isa lagi dyan ang umaandar. So parang sinasuction niya yung galing sa cargo hold. Galing sa cargo hold, for example, cargo hold number 1. Itong linya na to, for example, may sunog doon. Papunta dyan, ayan o. Ayan yung hose. Papunta dyan yung hose. Ayan. Papunta dito. So ito yung smoke detector natin. If ever may sunog sa cargo hold number 1, dahil meron tayong pump, parang sinasuction niya yan. Ayan o, may butas. Parang may vacuum dyan. So continuously kumukuha ng sample air galing doon sa cargo hold. So kung may usok doon, mag-aalarma to. Madidetect ng smoke detector. So ngayon, ang problema natin, hindi sunog. Ang problema natin is airflow. May airflow kasi, ayan o. Nag-crack yung ating hose. So, nagbigay yun ng fault. Hindi man siya nagbigay ng fire alarm, nagbigay naman siya ng fault. So, ang gagawin ko lang dyan is gagayain ko to. Ibig sabihin, ito rin, no? Marami ng crack yung mga ano natin. May mga crack na. Gagayain ko to. Gamit yung shrinkable tube, i-repair natin yan.
Kung may host sana, mas maganda, mas madali. Pero mukhang wala akong ganitong klaseng host. So, yan lang ang gagawin natin ngayon. Mawawala na yung alarma. So, kala ko sira yung sensor eh. Yung smoke detector. So, okay pala. Ang problema lang is yung host is crack. So, yan. May smoke detector sa loob. Dadaling ko na lang ito sa workshop para ma-repair doon. Bali, ito na yung hose, oh. Nag-crack na. Ang gagawin ko na lang, nalagyan ko rin ng shrinkable tube. Papasok ko dito. Tapos, heatingin ko. Pasok ko dyan. Tapos, ito gamit tong heat gun, heatingin ko ganyan. Gayahin natin yung ginawa nung nakaraan. Ayan, paano natin dito. Ayan. Tapos, hitingin natin. So, ito na yung heat gun. Mukhang effective naman yung ginawa niya, kaya gayahin lang natin. Ayos na siguro yan. Butas naman yun, kaya magpo-flow pa rin yung hangin dyan. So ayan, napalitan ko na yung limang piraso na palitan ko. 1, 2, 3, 4, 5. May natira pang dalawa, so papalitan ko na sana lahat. Kaya lang, hinahanap na ako sa engine control room. Mayroon yatang trouble na panibago. Kaya titestingin ko na muna to kung mawawala yung fault, kung mawawala yung airflow. So babalikan ko na lang yan pagka may free time na ulit. Testingin na natin, sarado ko na. Tapos i-reset ko na. Sana okay na. Total, itong dalawa na to is wala pa namang crack eh. Saka yung uno lang naman talaga yung may alarma. Tapos yung the rest, medyo worse na yung hose eh. Kaya pinalitan ko na. Pero itong dalawa, mukhang okay pa naman. Mapalitan ko na lang yan sa susunod. Tapos, if ever may oras, check upin ko rin yung pangalawang box. Kasi malamang, deteriorated na rin yung hose nun. I-reset na natin. Pag-reset, hold lang yung accept ng 6 na segundo. Tapos yes, reset. Ngayon, mga after 10 seconds to 20 seconds, pag hindi bumalik yung fault, ibig sabihin ayos na. Ngayon, ang fault niya na lang is fan is off. Kasi pinara ko yung dalawang fan. Switch on na lang natin. Yes, proceed reset. So antayin ko lang mag 6 seconds para mabago yung command. Start fan, yes. Start number 1, yes. Now sire-reset natin yung alarma. Sana hindi na bumalik yung fault. Nako, parang may fault pa rin ah. Wala na ba? Oh, mukhang ayos na. Wala nang fault. Hindi na bumalik yung fault. Sa pang reset.
Philippine Lines. Number one fan, umaandar na. So daily automatic, nag-change over yung fan. At wala na tayong fault. Okay na, may dalawa na lang pending na papalitan ko pagtapos ko nung ibang trabaho, pag magkaroon ng free time. So paano mga kaligi, yan ang ating smoke detection system, airflow, trouble. Pinalitan lang natin yung hose. So thank you very much for watching. Nalabas na ako dito sa CO2 room kasi nakakatakot dito dahil pag may nag-leak dyan, pwede tayo ma-deads. Although may ano naman, exhaust pan. So ayoko talagang tumatambay dito sa CO2 room kasi bira lang yung mga crew na pumupunta dito eh. Hindi talaga ito puntahin. Kaya alis na ako. Thank you very much for watching. Hanggang dito na lang ang video natin. Hanggang sa muli. Paalam!